Coming from a showbiz clan, people might think that Maja has always had being an actress in her prospects. But there is one dream that she has always had. Kasi ito na nga yung height ko, di ba? Maliban pa sa magiging supermodel, sinasabi nila na, uy, pwede kang maging flight attendant. Kasi parang isa sa mga pangarap ko, syempre, maikot naman yung mundo, mag-travel. Kung hindi ako supermodel, gusto ko, pag college ako, mag-apply ako ng tourism para maging flight attendant ako. Pero yun nga, di ba, sa bawat pangarap, may ibang opportunity na darating. And a different opportunity had indeed arrived when Maja took that modeling workshop that led her right into the path of Miss Charo Santos Concho. Si mami ko kasi parang gusto siya yung gusto mag-artista pero pinasa na niya sa akin. So parang nag-VTR po ako sa mga TV commercials pero hindi ako nabibigyan ng chance. Parang hindi ako swerte sa mga ganoon yung mga nag-auditions and VTRs. So napakalaking pagkagulat ko nung nilabas lang yung storya namin sa The Buzz tapos biglang afternoon magiging artista na ako. Sinanong ako ni Ma'am Charo nun, sinong crush mo? So sinabi ko, John Prats. Hindi ko naman akalain ako yung ilalagay niya. Rara, sana naman pakilala mo ako sa kuya mo. Tsaka sana bitawan mo na rin yung kamay ko. Ay, sorry. Galit ka pa rin ba sa akin? Might Be You, yun yung pinakauna kong teleserye. Teleserye ni Bea and John Lloyd Cruz. Di ba, nung pagkahiwalay ng John at Hart, parang pinapasok ako bilang new love team ni John. So, nung una, syempre, nandun yung parang, di ba, mag-struggle dahil sobrang hit nung love team nila, di ba? Sobrang iba. Kung uso ang social media nun, baka natodo bash din ako, alam mo yun. Pero thankful din ako dahil kahit papano, nag-click yung team up namin ni John. Lalo na nung sa story sa It Might Be You ay about parang yung may sayo-sayo part na. Si Madge, first time ko siya nakatrabaho. Actually, yun yung first ever project niya sa pag-aartista, yung sa It Might Be You. After ng love team ko with Heart, siya yung naging love team ko. 16 years old pa lang yata si Madge noon. Pero nakikita mo na yung passion niya sa acting. Gusto niya na yung ginagawa niya. Maasikaso. Although inuuto-uto ko yan. nung first serye namin by Bina, uy, pa-fast food ka naman. Manilibre talaga siya, very generous. Doon din namin na-discover nung nagpo-promote kami na magaling siya sumayaw. Gagawin din namin sa show na nagsayaw kami dalawa. Sige, tingnan namin, nagsasayaw ka ba? Sabi ni Maja, ay, hindi po masyado eh. Pero nag-cheering po ako nung sa school. Sabi ko, sige, kaya mo yan, try natin. Nung binigyan siya ng choreography, magaling. Kaya iba yung dating niya pag nasa stage. Alam mo yung hindi na nagsasayaw. Alam mo yung gusto niya yung ginagawa niya. Nakikita mo nag-i-enjoy siya while dancing. Kaya siguro doon na rin nag-start yung journey niya as a dancer bukod doon sa pag-acting. Bilang si John Prats, sa crush ko noon, may eksena na iiyak ako. So ngayon si Manong, sabi niya, si Manong, direct Manong Gilbert, oh, iiyak ka dito ha. Eh di ba pag sa harapan ng crush mo yung ayoko maging pangit sa harap ng crush ko, eh. Yung ganun. So, yung iyak ko yung pakit lang. Tapos parang, cut! Ano ba yan? Hindi makaiyak! Ganyan, ganyan. Tapos yung parang lahat na gagawin para umiyak ka, pero ako parang talagang initigasan ko yung sarili ko na hindi kayo iiyak. Hindi kayo iiyak sa harap. Inuna ko kasi magpaganda, magpakit kay John Prats. Nakita ko yung itsura ni John na, ay, ano ba yan? Parang napapahiya na ako kasi parang ang dami nang sinabi ng director ko. So, yung iyak ko, imbis na manggaling sa character ko, nanggaling as Maja. Naiyak ako kasi parang nakakaiyak kay John. So, yun. Pero after nun, yun nga, kailangan kong ihiwalay pala yung pagiging artista at yung totoong nararamdaman ko dun sa crush ko. Nung nag-start si Maja, we got her in It Might Be You. She was paired with John Prats, who was actually her crush during that time. Kahit teenager pa lang siya, makikita mo na yung promise. Maganda yung rehistro sa camera, saka masipag, nagbabasa ng script. So, alam mo may promise at may pupuntahan siya, even when she was starting. Di nung nakukuha ko na medyo yung parang,
Ay, medyo alam ko na umarte, alam ko na yung timing, na-enjoy ko na, tapos nagiging close na kami ni John. Hindi pa tapos yung show, inaalis na ako sa It Might Be You. Kasi meron daw akong show gagawin, Spirits. So yung huli eksena ko kay John, totoong iyak na talaga. Hirap ako mag-move on dahil, di ba, ilang buwan mo nakasama yung mga tao sa It Might Be You.